So there guys, i-reveal na natin ang ating kikay kit. Kikay kit ba to? Or ano? Skincare kit. Welcome back to Talengay Vlogs. Kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Enjoy! Ayan! Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung aking mga pampaganda ng mga products ginagamit ko sa skin, sa balat, ganyan, kung ano-ano pa. So, ayan, mag-umpisa na tayo. Kung di pa nga pala kayo nagsusubscribe sa channel namin, please subscribe and hit yung notification bell. Pinutin niyo po yung notification bell para lagi po kayong makaka-receive ng notification pag meron kami mga bagong upload na videos. Okay, so mag-start tayo sa... Kasi medyo marami-rami siya. Ayan siya. So, yan yung ating mga kikay products. Okay, so yung iba dyan binili ko, yung iba binigay lang sa akin ng aking hipag na mabait. Okay, so let's start sa ating... Ayan, pang scrub. So, meron ako ditong... Abone, salt, tawag dito, salt scrub. Abone spa yogurt salt. So, yan. Meron ako nito ngayong dalawa. So, ito binili ko. Ito yung bigay ng aking hipag. Ito is lemon. Lemon spa salt. Ay, tapos, ito yung ating lemon salt spa. So, yan. Actually, tatlo to nung nakaraan. Meron ako nung isa yung Yoko Milk Salt Spa. So, naubos na siya. Yun yung una ko inubos. Tapos, ito yung natitira. Ito yung yogurt naman. So, smooth and baby skin. Sabi niya, it's natural exfoliating, natural brightening, and then smooth and radiant skin. So, kapag gusto niyo magtanggal ng mga libag-libag, ng mga dead skin cells sa katawan, so, ito ginagamit. So, pwede niyo gamitin yan. So, nabili ko lang ito, mga 5 dirhams lang ata ito. 5, 6 dirhams, ganun. Mura lang siya. Sa Pilipinas, ewan ko lang kung magkano siya. So, convert nyo na lang yan siguro mga times 14 ulit. Ayan. Ayan. Kapag naliligo kayo, babasain nyo lang. Pag syempre, basa na yung katawan nyo, ipapahid nyo lang siya sa katawan nyo. So, tansyahin nyo na kung gano'ng karami. Tapos, huwag nyo siya masyadong i-scrub kasi nakakagasgas siya ng balat kapag sobrang pag-scrub nyo. Dapat mild lang yung pag-scrub. Ito namang lemon spa salt. It promote healthy skin, smooth and soft touch din, and then light and fresh looking. So, di ba yung lemon is may acid siya? So, medyo nakakapagpaputi rin siya ng balat. Now, punta naman tayo sa pang facial scrub. So, meron ako ditong dalawang facial scrub, pang mukha, kasi facial nga. So, one is si St. Ives Blackhead Clearing Green Tea Scrub. So, itong marami na nag-vlog nito. So, siguro alam niyo na to. So, sabi nito, it clears blackheads and unclogs pores. It's paraben-free and dermatologist tested. So, ito pantanggal ng mga blackheads. Yan, kapag medyo marami rin na yung mga blackheads mo sa ilong, sa ganyan, sa gilid-gilid ng mga ilong mo, sa mukha. So, ito matatanggal niya yan. Yung mga whiteheads, blackheads, ganyan. Pero, to be honest, hindi siya talaga nakakatanggal ng mga sobrang malalalim na blackheads. Kasi yung sa akin, hindi niya natatanggal. Ang tagal ko na siyang ginagamit. Yung mga, ano lang, yung mga mabababaw lang ng mga whiteheads, saka yung mabababaw din na blackheads, matatanggal niya. So, pag ginagamit nito, dapat din, mild lang din yung pag-scrub nyo sa mukha. Kasi nga sabi ko, nakaka-gasgas ng balat kapag sobrang diin ang pag-scrub nyo. Diba? Yun. So, siguro nakita nyo na yung laman nito. Oo nga pala. So, ang laman niya is like this. Yan. Green. So, yan. Yan. Ganyan yung laman niya. Green. And then, meron siyang
Para magalas-galas siya, maliliit lang naman yung mga beads niya, hindi naman sobrang laki. So, yan yung laman niya. And then, second one, second facial scrub. Ito, nagawan ko na ng vlog to dati. Sinibaya Skin Refining Scrub. So, yan. This one naman is clear. And then, mas konti yung beads niya. Mas konting-konti yung beads niya compared dito kay St. Ives Blackhead Clearing Green Tea Scrub. So, ito namang isa is ganito yung laman niya. Yan. Clear. Yan. Ito si Green Tea Scrub ng St. Ives. Ito si Nivea Skincare Skin Refining Scrub. So, yan. Clear siya. So, kung mananotice niya, merong black, blue. Blue beads sis, Nivea Skin Refining Scrub. So, yun. Ito, ang gusto ko dito, hindi siya nakakadry ng balat kasi meron siyang vitamin E and Hydra IQ. So, yun. Compare kay, kay St. Ives. Kay St. Ives naman, pagkagamit mo, mararamdaman mo naman na fresh yung mukha mo, makinis, ganun, malambot. Yung abone yogurts pa pala, yung laman niya, ganito. Ayan. Pink siya. White na, parang medyo pink. Yan, yan yung laman ng milk salt. Salt spa. Parang iodized salt lang din siya, na medyo ma-pink, ganun. And then, si lemon spa is yellow. Yellow yung laman niya. Ayan, para mas makita. Ayan yung laman ni hirap ipakita kasi yung ilaw, ayan. So, ito yung laman ng lemon salt spa. And then, si yogurt spa, ito yung laman niya, pinkish. Pinkish yan. Almost pareho lang naman din sila, pero siguro may konti pagkakaiba lang, may halong yogurt. Yung isa, hindi yung isa may halong lemon. Ganun. Atensya na kayo sa ating set. Ganito lang muna yung ating studio. And yung kasama ko, tingnan nyo. Awak-awak yung aking ilaw kasi we don't have ring light. Next natin is itong ating toner. Meron din akong dalawang panglinis ng muka. So, ito toner, ito cleanser actually. So, itong toner, ginagamit ko ngayon. Before ginagamit ko kasi is Nivea yung kulay pink. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. So, naubos na siya. Ito binigay ng aking hipag. Si Isang. Yan. Bigay niya sa akin itong Dado Sense Pure Derm Deep Cleansing Toner. So, ito. Nakakatanggal siya ng pimples, guys. Dun sa mga may pimples na nandito sa Dubai or sa UAE, kung saan ka man nandun. May nabibili nito sa mga pharmacy. And, nakakatanggal talaga siya ng mga acne, pimples. Yun, marami nang nakapag-try. Nakakatanggal talaga siya. So, mabibili niyo ito for 70 dirhams sa mga Aster. Pero, minsan may promotion sila. Mga buy 2, take 1, ganun. Kaya, mas mura. And then, we have, syempre, yung Eskinol. Yan. So, kapag marami ka ng whiteheads, nakakatulong din yung Eskinol para magtanggal ng whiteheads. Yan. Alam na mga nanay natin yan. Kasi yung nanay ko dati, ganito lang ginagamit eh. And until now, meron pa rin tayong Eskinol. So, this is Papaya Facial Cleanse. And then, this one is ang aming Blackheads Charcoal and Collagen Mask. So, it's blackheads remover, whitening complex, meron din siyang pang whitening, acne, brightening, and blemishes, ganun, ganun, turba. So, ito, kulay black yung laman niya. So, gagawin mo lang siya, ipapahid mo lang sa mukha mong ganun, kukover mo yan, huwag mo lang lagyan yung mga may buhok, kasi baka pagtanggal mo ng mask, sumama yung mga balahibo mo, mga buhok na kilay, ganyan. Tapos, ang laman niya is like this. Wala, tuyo na siya. Natutuyo kasi siya pag matagal mo nang di ginagamit, yung pinakadulo. So, ayun. Ayan yung laman niya. So, kapag natuyo na siya, gagawin niya, sundutin nyo lang yun ng karayom or kahit anong matulis na bagay. Tapos, yung lalabas na yung pinaka-liquid niya. Medyo liquid yung matubig yung consistency niya. Tapos, i-apply nyo lang siya sa mukha. Next is... Pula. Hanggang pula. Ito is for... Ito, ayan. Bigay rin to ng aking hipag eh. Maraming binigay sa akin yung pinamana sa akin.
Ayan, this is VLCC Natural Sciences Shape Up Waist and Tummy Trim Gel. Get a flatter and firmer stomach in 3 to 6 weeks. So, yan. Hindi ko pa siya natatry actually. Mampalit daw siya ng chan. So, nakakapagpalit daw ng chan to. Parang 3 to 6 weeks lang maging flat daw yung chan mo. Subukan ko kaya sa'yo, no? Sa asawa ko kaya. So, tingnan natin kung lalat yung chan ni husband dito. Gawa natin ng review, ng vlog. I-apply mo lang siya. Sabi dito, direction for use, take 5ml of shape up waist and tummy trim gel. So, mga around 5ml nito mag-take ka. And then, i-apply mo twice daily in the morning and after bath. Pagkatapos mo maligo. And then, at night before bedtime. So, ilalagay daw siya sa chan. Para siguro, parang umiinit siya sa chan. Matutulong yung taba mo. Mamaya, try mo. Patry ko kay husband mamaya. And then, let's go to the facial creams. So, ito na vlog na natin to. Jeju Aloe Eyes. Ito sa isa to sa mga ginagamit namin. So, ayan. This is, contains aloe vera extract from Jeju Island. And, kung gusto nyo malaman kung paano siya gamitin and ano yung effect niya, please watch my video for Jeju Aloe Eyes. Ilalagay ko dyan yung link sa taas. Ayan, yung card. Click nyo lang yan and then mapapanood nyo na. And then, yun na. Or sa end screen nito, ilalagay ko na lang at the end of this video. Kaya tapos yung video. Okay? So, ito medyo malamig siya sa mukha. Better siya ginagamit kapag nirefrigerate mo or nilagay mo sa freezer. Mas masarap siya sa mukha. Nagpapalitin siya ng pores and nagpapakinis ng balat, syempre. Yan. So, ito yung laman ng Jeju Aloe Eyes. White cream. Yan. White lang. This is a white cream. Parang white aloe vera. And then, let's go now to Nivea. This is the very, very classic Nivea cream. The blue one. Ito, medyo malagkit. Kaya kapag tag-init, hindi siya advisable gamitin. Pero talaga nakapagpa-soft siya ng balat. Ayan, konti na lang siya. As of now, kasi ginagamit ko si Jeju Aloe Eyes sa mukha. So, ito, hindi na masyado nagagamit. Ayan, matagal na din naman siya. So, pwede niyo siyang gamitin. Ako, ginagamit ko rin siya minsan sa paa. Siko, ganun. Punta na tayo sa lotion. So, we have 4 lotions here. Ayan, meron tayong 4 lotion. So, let's start with Jergens. And this is my all-time favorite, Jergens lotion. This is age-defying na variant. It revitalizes and replenishes, restores for visibly rejuvenated skin with antioxidant blend of vitamins A, E, and C. So, meron siyang vitamin A, E, and C. So, kapag taglamig, ito yung mas gusto kong ginagamit ng lotion, yung Jergens. Lalo na kapag naka-aircon ka naman lagi, mas gusto ko siya. Kasi talagang nag-healthy yung skin mo. Magiging healthy siya, makikita mo nag-glow yung skin mo. Ganun. The next is si Abonee. Pag tag-init, ito yung aking favorite na ginagamit na lotion, Abonee. Kasi hindi siya malagkit sa balat. Kaya favorite ko siya kapag ka-summer or medyo mainit. Siguro for the mga people in the Philippines, magandang gamitin to kasi hindi siya malagkit. Kasi diba sa atin sa Pilipinas, mainit and malagkit kapag nag-lotion. So maganda yung gagamitin yung mga lotion yung hindi masyadong malagkit, yung medyo watery. At saka mabilis matuyo. Yan, kapag in-apply nyo siya, mabilis siya matuyo. This is Abonee Miracle Spa Milk with UV Whitening Lotion and Tomato Extract. Ito bigay din sa akin ng hipag ko to. Yan. White glutathione, may lycopene siya kasi nga may tomato extract siya. So, alam naman natin yung tomato is healthy for the skin. So, yan siya guys. This is around 20 something, 23 ganun, 25 sa mga sa Spinis ata, meron to sa Weson ba? Ganun. Sa Weson sa Spinis. Sa Weson. And then, meron siyang 3 times whitening, firming skin. Nakaka-firm din siya ng balat para matulungan na hindi magsag agad yung ating skin. So, there. And nakakapagpuputi. And then, next is
the Bellow Essentials. So, kapag naman pupunta ka sa Arawan, kailangan meron kang lotion na ganito. Merong SPF. So, this one contains SPF 30. As much as possible, mas mataas yung SPF, syempre, mas maganda para may protection ka sa ultraviolet rays sa sun. So, it's complete defense from UVA and UVB rays. It's paraben-free, hypoallergenic, and dermatologist tested also. So, it comes in 200 ml bottle. So, the brand is Bellow Essentials. So, yan. Advisable yung mga gantong lotion kapag magpapaaraw kayo. Yan. Kapag di maiwasan magpunta sa Arawan. And then, we have here, Desert Organics. Desert Essence Organics Lotion din to. It's fragrance-free hand and body lotion. Wala siyang scent. Wala talaga siyang amoy. So, kapag sensitive yung skin mo, advisable to gamitin para sa'yo. Actually, hindi ko pa ito nagagamit kasi yan, bigay lang sa akin din to ni isang ng aking sister-in-law. And then, meron ako dito rin na Vaseline. Siyempre, hindi mawawala ang Vaseline. Vaseline Petroleum Jellies. So, meron akong dalawang petroleum jellies. Maliliit lang siya. Matagal na to. Parang 2 years na hata to. Hindi ko pa siya nauubos. Kasi ito ginagamit ko. Dito, ginagamit ko para sa lips. Kapag nagda-dry yung lips ko, ito yung ginagamit ko. And then, kapag naman sa paa, ito yung ginagamit ko, itong isa. So, pareho naman sila, original. Original variant. So, yun lang. Ito, easy open. Pag binuksan mo, nakakabit pa yung takip niya. And then, this one is natatanggal siya. I'm not sure kung ito yung mas luma or ito yung mas bago, ganun. Yung pagkakaiba nila. Meron din ako ditong coconut hair oil. Kasi dito in UAE, mostly sa mga babae, karamihan naglalagas ng buhok. So, I'm also suffering from hair loss. Lalo na nung nabuta ako dito. Maraming maglagas yung buhok ko. So, we need to take care. Maglagay ng vitamins sa buhok, uminom ng vitamins, and maglagay ng coconut oil kasi it will help para mapatibay yung ating buhok. And then, we also have Acne Pimple Master Patch. Yan. Hindi ko pa ito natatry. Pag may pimple ka daw, ilalagay mo lang ito dun sa pimple mo, and then mawawala na siya. So, it has 24 patches, which is nasa 7mm times 10, blah, 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 ganun. So, it absorbs impurities and oil. So, i-absorb niya yung impurities and yung langis ng pimple mo. Ganun. Pag na-try natin to, kasi hindi na naman ako nagkakaroon masyado ng pimple, bihirang-bihira na, kaya hindi ko pa ito na-try. And then, of course, meron tayong cotton para paglagay ng mga toner, pang cleanse ng mukha. And then, meron din tayong cloth strips para sa pag-wax. So, ito yung ating wax hair removal na product, Aldana. So, ito, ginagawa ko dito, actually, pang cold wax siya. So, kaya, the reason hindi ko ito nagamit. Akala ko kasi hot wax siya. And then, ginamitan ko nito, hindi siya effective, hindi siya natatanggal. So, ang gagawin mo dito is kukuha ka lang ng konti nito. Yan yung product na. Kapag sobrang tigas niya, pwede mo siya ilagay saglit na saglit, mga ilang seconds lang. Like, 5 seconds, tingnan mong mabuti. Kailangan tingnan mo siya eh, kasi para hindi siya magtubig masyado. Tapos, hindi pala, lamigin mo ng konti, kukuha ka ng maliit lang na part. And then, ganyan-ganyanin mo siya. Malakit kasi siya eh. So, ganyan-ganyanin mo siya hanggang sa maging kulay gold. Yung pinaka-wax. And then, saka mo siya gagawing cold wax. Kasi yung ginaganong-ganon. Ginaganong-ganon lang sa balat. Yung, siguro nakakita na kayo ng ganon.
So, ayun. And last but not the least, meron tayo ditong patch. Yan. Para saan tong patch na to? I haven't tried this, pero ito rin ay binamana sa akin. Binigay ng aking beloved sister-in-law. Pampalit din siya ng chan. Hindi ko lang alam saan niya ito nabili. Pero nag-iinit siya sa chan. So, nakakatunaw din siguro siya somehow ng fat. So, itatapal mo lang siya sa chan mo. And then, yun. Para lamit yung chan mo. Ayan. So, that's all for this video. Tapos na. Yan lahat yung ating mga pang skincare na mga products na ginagamit as of now for the year 2019. We don't have that much naman. So, I already shared to you yung ating mga ginagamit na pampaganda ng balat. Yun. I hope you like this video, guys. And thank you so much again for watching. If meron kayong mga gustong ipagawang videos or vlogs sa amin, please put it there in the comment section below. Okay, we'll see you in our next video. Please don't forget to subscribe and like this video if nagustuhan nyo. Bye-bye. See you. Iwan ako ng aking camera man ng aking lighter. Ano ba? Lightning man? Ayan. So, okay. We'll see you guys in the next video. Thank you. Bye-bye.